Don't leave me. Nanginginig kong sabi sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Kalalapag niya lang sa akin sa kama. The memories are still fresh to my mind. Muntik na akong maghahasa. I was so scared for our baby. Kung wala si Clyde, siguradong napahamak na kaming dalawa. I want a hand. I'll just get you a water. Malumanay nito ang sabi. Hindi ko kailangan ng tubig. Just stay here. I said, and pulled him to lay on the bed. We stayed on that position for long. Walang nagsasalita sa amin. Hinawakan niyang nanginginig kong kamay at hinalik-halikan iyon. Narinig kong tinawagan niya din ang mami niya. While doing that, he was caressing my shoulders. She's here with me, Mom. Yes, I won't take my eyes from her now. Tugon nito. Isinubsob ko naman ang mukha ko sa dibdib niya. Noong maramdamang nangingilid na naman ang luha ko, dali-daling nagpaalam si Clyde sa mami niya at ibinigay ang atensyon sa akin. I'm here. Don't cry. Pagpapakalma niya sa akin at inalog-alog pa ako. He gave me his full attention. Hindi siya umalis sa kama. He was just hugging me the whole time and softly kissing me when he hears me sobbed. Napapakalma naman niya talaga ako. Han, I'll just get the food. May kumato kasi sa pintuan namin. Baka nagpa-room service na lang siya. Gabi na din kasi. Binuksan niya yung pintuan at kinuha ang tray bago sinara ito. Inilagay niya ang pagkain sa table sa balkoni. Do you want to eat here on bed? He asked, coming to my direction. Hindi pa din ako umiimik. Tiningnan ko lamang siya. I then immediately kneeled in the bed and encircled my hands on his nape, kissing him. Umawang ang labi niya nung una, pero agad din akong sinunggaban. I love you, I whispered between our kisses. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak niya sa balakang ko. He slowly looked at me surprisingly. I don't care now kung hindi niya ako gusto. Gusto ko nang sabihin na mahal ko siya. Dahil nagbabakasakali ako na kapag sinabi ko ay mabawasan ang kinikimkim kong pagmamahal sa kanya. Dahil sa ginawa na naman niya sa akin kanina, mas lalo ko na naman siyang minahal. I was already loving him from afar, but today, I decided to let my feelings float toward him. Maybe in this way, my love for him will disappear, kahit alam kong imposible yon. Humakbang na ako pababa ng kama at dumiretso sa balkoni. I started eating already. Samantalang siya'y nasa side pa din ng kama. He was still processing what I told him. What did you told me? Tanong niya, sabay upo sa harapan ko. Just forget it. I was still looking at my food. I heard him sigh deeply. I couldn't forget it. Now, I want you to tell me again. Narinig ko pero gusto ko lang ulitin mo. I keep my mouth closed. It doesn't matter naman kahit sabihin ko sa kanya. Wala din namang magbabago. Hindi ko na lang siya pinansin at kumain na lamang. Hister Creek kaya napatingala ako. Ngunit hindi ko inaasahan na ang pag-angat ko ng tingin ay malalapat ang labi ko sa kanya. He used that way to kiss my lips. Pinailalim niyang halika namin. I used my other hand to push him away. Pero hinawakan niya lamang ito at naglakad papalapit sa aking upuan habang kahalikan pa din ako. Tell me you love me. Sabi niya pagkahiwalay namin sa aming halikan. I looked at him intently, then shook my head. Then, I have to do it my way para sabihin mo. Napatili ako nang buhatin niya ako at dahan-dahang ilapag sa kama. I erase your memories earlier. Hindi ko alam, pero dahil sa kanya parang nawala ang takot ko. It's just my safe space. Do you love me, Celine? His tone was serious. I bit my lower lip. It doesn't matter. Yes, it does.
He immediately answered, "Tell me that you love me. I'm not asking to say please to me, hon," he said while teasing me inside. "I'm asking you to say what you have told me earlier. Pero hindi naman yun importante. Clyde, bumalik ka dito!" I shouted, pero sinara niya lang ang pintuan. Sinunod ko siya sa banyo at mabuti na lamang hindi niya nilak. Ang tubig na nanggagaling sa shower ay umaago sa katawan niyang hubad. "I love you, Clyde." I paused and continue kissing him. Tinitigan ko siya nang hindi ito magsalita. "Uulitin ko na naman. Mahal kita, Clyde." "I love you too, Celine." Did he just said he loves me? Mahal niya ako? Mas bumuhos ulit ang luha ko dahil doon. "Bakit ka umiiyak? Talk to me, hon." His voice was soft. "Mahal mo ako?" Nagtama ang mga mata namin. Matagal na. He smiled at me. I plan na ngayon ko sana sasabihin but it was ruined earlier. At saka inunahan mo pa ako. He chuckled. But then I averted my gaze when I remembered that this is wrong. Kahit na may anak kami, may girlfriend pa din siya. "Palit na tayo." Yun na lang ang nasabi ko. "Wait, may problema ba? Bakit biglang nagbagong mood mo?" Pinigilan niya akong lumabas. "Please tell me, hon. Ayoko manghula." Napapikit ako ng mariin. "May girlfriend ka. How dare you to say na mahal mo ko?" I started crying again. Pilit ko ngayong hinahawi ang kamay kong hawak niya. Ngunit mas diniin niya lamang. "I don't have one," he answered. Lumukot ang noo ko dahil doon. "Anong wala?" "I just told mom and you na meron pero wala," sabi nito. "Ikaw lang ang mahal ko." Ngunit baka sa boses niyang konting nervyos. Hindi na niya ako pinagsalita pa at dinampian niya ako ng halik sa mga labi. "I love you. Sleep tight, my love," he whispered. "I tell you soon." After that hot steamy night, Clyde became more caring to me. Nang makauwi na kami sa bahay, ayaw niya pa niya akong iwan. He didn't even go to work for about a week because of me. "Have a happy lunch, hon." I smiled when I saw a note from Clyde. May kasama itong paper bag na ang laman ay mga pagkain. He told me that he want to court me kahit sinabi kong hindi naman kailangan. Pero gusto niya daw kaya hinayaan ko na lang siya. He persistent thought. I got my phone and messaged him. Hindi ko alam, pero habang nagtitipa ako ay kinikilig ako. Did I really fall for him? Well, crush ko na siya noon pa. "Thank you sa palunch mo, engineer." Pagkasend ko agad din itong nagreply. "Welcome, Mrs. Evangelista. Wala bang kiss dyan?" Kagat labi akong nagtipa. I couldn't stop myself for smiling. "Mrs. Evangelista pa talaga ha? Asa?" "Wala. Kumain ka na nga." "Okay. Then I should go home and eat you." Napukurap-kurap ako na makita ang text niya. Dahil, kahit sa text ang manyak pa din. "Tumigil-tigil ka, Clyde. Bahina ba ka saan na naman tumapunta? I love you." As I send the last three words, abot langit ang aking ngiti. I'm already used to saying those words to him, pero hindi talaga ako makamove on. Clyde is now mine. "I love you so much, hon." I didn't bother replying him anymore at baka umuwi na talaga ito. May time kasi na nagsabi lang ng ganoon, umuwi na ito at tumabi sa akin buong araw. It's already been a month since the situation in Palawan happened. Nalaman ko din na nakulong na daw ang lalaki. Tita Regina was so mad kaya pinuntahan niya ito at pinagsasampal. She also took care of me and asked me many times if I do need anything or to see the therapist in case I was traumatized.
But I told her that I'm okay. Tumatak man yun pero nawala din dahil kay Clyde. Ate, pinabibigay po ni Sir Clyde. She gave me an envelope. Permahan nyo lang daw po. Ibibigay din kasi agad sa nag-deliver. Para saan yung perma ko? I ask. Para po sa pinideliver po ni Sir Clyde. Sa ad nito. Ate, wag nyo na pong basahin. Nagmamadali kasi yung nag-deliver. Mabilis na sabi nito nang babasahin ko. Dito po ate oh. Dito nyo na lang po pirmahan. Turo pa nito kung saan ako magsisignature. Just like what she said, I just signed it. Hindi ko na yun binasa dahil ang dami. Nakakahiya naman kung hanggang hapon ako, ay marami pa namang i-deliver. The next day, Clyde went home late. Mukhang siyang pinagbagsakan ng langit. His hair was so messy. Lukot din ang damit niya at tila nakulangan ng tulog. Hindi naman siya ganito nung nakaraan. He is busy doing things on his laptop. May problema ba? I approach him. Tumingin naman to sa akin at ngumiti ng malungkot. Walahan. Sabi niya at isinubsob ang mukha sa may dibdib ko. I can fix this. Kumunot ang noo ko at tinignan siya. Anong kailangan mong ayusin? Just problem in the office. Maliit lang naman yun. Umubo ito ng kaunti parang kinakabahan. Hindi ko na siya muling tinanong dahil mukhang ayaw naman niya sabihin. Maybe he needs privacy, so I will respect him. Pagkagising ko sa umaga, wala na siya. Sobrang aga naman ata niyang umalis. Nang sumunod na araw ay ganoon pa din siya. He was late coming home, tapos ang aga din niyang pumapasok. Something is really bothering me. Para may tinatago siya sa akin. Alis ka na? Naalimpungatan ako na makita siyang nagdadamit na. Good morning, Han. He said, instead of answering my question and kiss me. Yes, may kailangan kasi akong asikasuhin. I know, Dad. Sige, ingat ka. Hinalikan muna niya ako bago tumakbo na palabas ng kwarto. Bumuntong hininga na lang ako at nahiga pa. Something is really wrong. May problema pero ayaw niyang sabihin sa akin. Naligo na ako at bumabang matamlay. Sakto naman na may narinig akong doorbell. The maids are busy kaya dumiretso na lamang ako sa pintuan para buksan iyon. Is Clyde home? Masungit na tanong ng babae sa akin. She is wearing a scandalous outfit. Halos kita na lahat sa katawan niya. But I would lie if I wouldn't say that she is beautiful. Parang mayaman. Ang ganda nito. Ganito ang mga bagay kay Clyde. Bakit niyo po siya tinatanong? I ask pero umirap lamang ito. Bakit ang dami mong tanong? Sino ka ba ha? She raised a brow. Don't tell me kung pinalit niya sa akin. Si Lynn Antonio? Ang probinsya na walang naibubuga, right? Tumawa-tawa pa ito. Biglang nanikip ang puso ko dahil sa sinabi niya. I just bowed my head. Couldn't utter a word. I couldn't say any word dahil parang takot ako magsalita. Kaya iniba ko na lang ang topic. Wala po siya dito. Ano po bang kailangan niya sa kanya? Pwede ko naman pong sabihin. I uttered. Talihim na naghihintay ang anak namin sa kanya. Mariing sabi nito sa akin. Kahapon hindi siya pumunta. Ayun, iyak ng iyak ang anak namin. I blinked twice he looked at her. Baka sa mukha niyang pagmamayabang, habang ako'y parang nawala ng kulay ang buo kong pagkatao. Anak niyo? Yes. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Na late siya umuwi ay dahil nandoon siya sa bahay? Hindi ako naniniwala. Wala siyang anak. Giit ko. So tingin mo nagjo-joke ako? May kinuha ito sa bag niya at pinakitang picture nilang tatlo. It was Clyde, her and the small girl. Kaedad siguro ito ni Amira. They look happy. They were playing in the park. Nagpipiknik ang mga ito. Nasa likod nito ang date kung kailan nakuhang picture.
Kaya laking gulat ko nung masaksihan ko. It was 3 weeks after our vacation in Palawan. Nangilid ang luha ko dahil doon. Nagsinungaling ba siya sa akin? May girlfriend ba siya? Dahil doon ay bumuhos ng luha ko. So it's true. May anak siya. May una siyang anak. Paano naman kami? Humakbang ito paharap sa akin. Akong unang nakilala niya. I was his first girlfriend before you. Natahimik ako. Hindi dahil sa hindi ko alam ang isasagot, kundi sa sakit na dumali sa dibdib ko. It hurt so much. Tatalikod na sana ako, ngunit natigil ako nang marinig ang boses ni Clyde. Ara, get out! His voice sounded like he gone through a race. Nangingiting lumapit ang babae sa kanya. Sinamantala ko naman yon para punasan ang luha ko. I look at them together. Tinatanggal na ngayon ni Clyde ang kamay ni Ara na nakayakap sa kanya. Why? Hinahanap ka na ng anak natin. Malandi nitong sabi at sinubukang halikan si Clyde. Get off me! Itinulak niya si Ara at dali-daling hinawakan ang kamay ko, ngunit hinawi ko yon. Totoo? May anak kayo? Mahina kong tanong, paniguradong namumulang mga mata ko. Let's go inside. May anak kayo? May anak pa kayo? Hindi ko na mapigay lang sumigaw. Please huwag kang sumigawhan. Mahirap ba yung sagutin, Clyde? Mas bumuhos na ang luha ko. May anak ba kayo? Nagmamakaawa kong tanong. Meron. Let me explain. As he said that one word, the reality slapped me. I let out a heavy sigh before running to my room. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.